Barangay Umega. Smart ako. Barangay Umega. One shot tapos. Okay, baka yun lang yung kailangan. Yung kulang na ritual kanina. Maraming salamat, Wolf and Midnight. And let's head into the game. Renjo on his signature. Renjo Pacquiao. Nakuha na nga nila ang mga comfort picks at talagang dito sa crucial match nila ito nilabas at nais nilang itie itong serye na to maging all one and Barangay Omega as of now. Mukhang sisimulan na kagad-agad. Nakuha na ng mga purple buffs, so this will be a battle of the Little Wanderer. So mukhang nakapwesto dito ng advance ang Arkyoshi pero andyan si Chaknu para depensahan to, pero mukhang makakuha dito si Ryzen. Uy, nakuha ni Lito Wanderero! Panalo tayo! Panalo tayo. Kailangan natin i-celebrate ang mga maliliit na bagay na napapanalo natin. At si Rencho at si R7 nagkaroon ng onting bakbakan doon sa may baba. Pero wala namang mananalo dyan kasi mobile tong dalawang to. Kaya nga mobile legend eh. Oo nga, ilokohan na naman dito sa baba eh. Parang tangos Esme na naman. Pero kasi ito talaga literal suntukan. Kaila ka, na-stun si Bin. Anong gagawin mo? Hindi ka naka-trangko ngayon. Oo, wala kang pang-hook. Ngayon, ikaw yung tatalunan. Ano? Ikaw tinatalunan, no? Bin, ano na? Bo, uwi! Saan ka punta, Bin? Uwi ka muna, Bin, ha? Uwi ka muna. Sige, ingat. Wala. Wala tong RR Kyoshi. Wala. Ay, naku, si R7. Pinilit pa si Albert tinatalbugan. Si Albert naman, kala mo naman talaga. Ay, nakupo. Nakupo, tumatrash to ka na. Hindi. Sinabi ko lang, kala mo naman talaga. Easy lang tayo. Easy lang tayo, guys. Albert hindi na nakalukso sa kabila. Literal na pinabagsak doon. Nadapa atas. Para nagbabalansin doon sa mga dingding. Hulog eh, pero agawan turtle ang possible na mangyari dito. Omega, andon si Ryzen sa posisyon na yon. Mukhang inaagaw na naman nila dito ang pwesto. But now, purple buff muna ang kukunin ni Albert pero manggugulo si Chaknu. Nagsistretching lang, pinarinig niya lang. Nandun siya nakapwesto. Pero si Albert papasok, kaso nga lang hindi mo kaya. Ayan! Retrian to at Omega na nga makakuha dito. Ng kalamangan, another jump tapos reward manipulation coming from Metomax. Ayan ang sinasabi namin sa'yo, pinaisa lang namin kayo. Tapos gusto niyo pa umisa pa? Hindi pwede yan! O si Encho, sapak na sapak! May backup kami! Ang kulit mo ha! Ang kulit mo, R7, umuwi ka muna! Labang lang, Omega! Purple buff pwede lang agawin, pero si Bin nakapwesto! Ngayon tingnan natin kung maaagaw nga ba ito ng Omega dahil sobrang layo ni Albert. Without the purple buff, alam natin malaking kalugian to pagdating sa Ling. Kinulang sa bias nung game number 1, ngunit ngayon ay sosobrahan. Sosobrahan natin, babawiin natin lahat. At ngayon ang Omega na nga ang lumalamang. 2-0 in terms of the kill score, 3-minute mark. Lamang tayo in terms of the gold, even the control dito sa jungle. Ngayon, possible na bumisita si Albert dito on the purple buff, pero magiging play safe din sila. Hindi din pwede basta-basta lang pumasok yung Omega dito kahit nasa atin yung kalamangan. At nakikita mo naman dito na nagpalit ng hero si Chaknu, ang dami niyang nagagawa eh. Oh. Kasi yung Atlas Fatal Links talaga yung hinahanap niya eh. Oo. Expect mo eh. Ito si Kupra, expect the unexpected. Ang daming mga play na pwede gawin dito. Pwede yung Talon Flaker. Pwede yung Ultimate Flaker. Oo. Ang daming pwedeng gawin eh. Tapos may pang-cancel pa siya, di ba? Pwede niyang lugdagan, pwede niyang talunan. So, magiging maganda ang laruan ng Omega dito. Kabisadong-kabisado nila itong lineup na to. So, alam na nila kung kailan gagamitin yung mga tamang skills sa mga right moments. So, yung RR Kyoshi ngayon, yung medyo nag-aalangan at dumidistansya sa side ng Barangay Omega. Mga kabarangay, napakita ng buhay ang ating kuponan na nagrepresenta sa atin sa Pilipinas. Kaya tayo ay sumuporta sa kanila. RR Kyoshi from Indonesia, one of the favorites na manalo dito. Nang Indonesia, syempre, hindi natin favorite yan. Hindi natin favorite yan. Pilipino yan eh. Oo, favorite natin, syempre, Pilipinas. Indo, magsulat-sulat na kayo dahil babawi ng Omega Turtle. Sisimula na ni Ryzen. Again, si Ven, maganda ang pwesto niya to give vision to his teammates. Kaso nga lang, ipupush back sila dito ni Renjo. Sinasapak-sapak lang. And the Turtle's been secured by Ryzen. Tapos mukhang iikot na naman. Balik lang sila sa laning. So, all throughout, lahat ng laning natin, may kita na ng Kelra, Renjo sa side lanes. Lamang sila, doon sa laning phase pa lang. At si Renjo dito, nagmintis man ang kanyang suntok, eh, hindi siya mabully out dito ni R7 sa lane. Kapag ikaw ay Masha, yun yung gusto mo usually gawin eh. Bully out yung kalaban mo. Kasi nga, tatlo yung health bar mo eh. Oo, mas madami kang buhay, pwede kang kumalmot-kalmot.
Kumbaga, kung titingnan nga natin hero sa hero, lamang yung Masha kasi siya nakakalmot, eh may gloves yung isa. Paano kaya kung tanggalin na ni Renzo yung gloves niya, hindi eh, ka mauna talaga? Wala na, binigay na ni Skylar. Kanina nakatambay siya dun sa may ano, talahib eh. Nagbabasa ng libro. Okay, pre, binabasag nila yung Torgo. Ano binabasa mo dyan? Ito, wala eh. Wala. Nagpahinga ng onti. Napagod ata si Skylar eh. Pahinga ka din muna. Uwi ka na din. Ingat sa'yo. Omega, nakapwesto naman dito. Possible nilang bigyan nga talaga ng pressure yon. Golden, successful na sila doon sa mission. Nabigyan nga ng pressure. So swap na ang call dito ng RRQ Hoshi. Sabi dito ni Skylar, pre, hindi ko kaya kalit si Kilra. R7 ko na muna. Uwi silang. Iyak. Kailangan talaga. Na kailangan talaga na bigyan nila ng pwesto na maganda si Skylar. Kumbaga si R7 kasi, pwede mong ialay yan eh. Kasi gagawa ng sariling play yan eh. Si Skylar kasi, kapag naabutan si Ryzen dito, wala yan. Kumbaga, mahati sa tatlo yan. Oo, kayang-kaya talaga siya. But Jack Mamba with the jump! Tapos may yakap na follow-up. Kaso nga, naliliparan na sila dito ni Kelra. So yung RRQ Hoshi nalulugi na naman dito, Clay. Parang pinaglaruan, parang literal na Clay, nalalaro ng bata. Oo, oh, tama naman. Ay, de. Edo. Edo. Tama. Oo, oh, pwede. Wala naman, wala naman sinasabi to go. Oo nga, sige. Pwede pa naman pala yun. Ba't ka nagdindi? Hindi. Na, oh. Ano tayo, baka mas sumobra. Alma ka lang, Santi. Trash talk na trash talk ka kasi. Hindi, oo. Oh, mabay tayo, guys. HPH, tsaka English. Okay. Going back, Skylar dito, meron na siyang Blade of Despair. And that is actual good news doon sa side ng Indonesia. Mm-hmm. Pero kasi, sa atin, walang news yan. Kasi, nakuha natin yung pangatlong turtle ng larong ito. Objective-wise, lamang na lamang tayo. Even sa kills, hindi pa natin binibigyan ang side ng RRQ Hoshi. Pero ngayon, mukhang possible na bumisita. Si Albert dito, yung link niya, pagod. Hindi nakakuha ng purple buff na sa kabila. Lagi siya nakakaon. Ayan na, porkit pinagbigyan kayo kanina nung game number 1, ha? Kukulit nyo na, ha? Kala nyo, ha? Pwestuhan nyo pa, intindigan nyo pa kanina. Nakita ko ba si Chakdo kanina? Tumatawa lang, sabi niya, pre. Kala nila malakas sila. Oo nga. Pero hindi nila alam, nag-trip lang tayo. Trip lang tayo dun sa game 1. Kala naman talaga ng RRQ Hoshi, seryoso. Ngayon, seryoso na sila. Kasi hindi na nga pwedeng bigyan pa ng isa. So yung Omega pwedeng mag-push di sa middle lane. Ngayon, nagsasama-sama ang RRQ Hoshi for a possible defense. Real world manipulation. Makakanta oh! Dito. Kaso may talon na naman kami from Jack Mamba. Kaso may untog kami from Vin. Kaso nga naliliparan na naman sila ni Kelra. The crossbow of tank. Tapos si R7 literal na tumatakbo na. Uwe. Nawalan tayo ng isa doon, Santi. Grabe yung pagkaka-hype mo, Santi. Tayo yung nawalan doon. Hindi, mali. Isi ka lang, isi ka lang. Take to mamaya. Tumakbo kasi si... Ito kasi well, si Evan, tumatakbo eh. Ay, hindi. Kasi ang gagawin natin dyan sa susunod, di ba ngayon, pinauwi ng base. Next time, airport. Airport na. Rekta na. Ingat. Haba, safe flight. Hindi, pasok silang dalawa sa playoffs eh. Ay, hindi. Ano na lang, ano, pabalik sa hotel nila. Oh, sa playoffs, nakandaan mo, 1 out of 2 na sila. Oo. Pwede. So, pasok na rin yung RRQ Hoshi. Sige, bawal pa kayong umuwi. Stay muna kayo dyan. Pero ngayon, kailangan nyo munang dumipensa. Dahil yung Omega pa rin nga ang in control dito sa laban na to. 3K gold lead. Ngayon si Renzo, mukhang mapapasobra. Pero mukhang alam niya naman kung kailan siya makapapa-atras. Hahabol si Albert. This is a 2v1 situation. Mukhang malabo na may mag-follow up kay Renzo. Kaso nga lang, sasapakin lang sila pabalik. Alam mo naman talaga kaya patayin. Alam mo talaga eh. Ang lakas ng ganap eh, no? Kala mo kaya patay si Renzo. Wala naman. Ay, na-play. Oh, ito. Ay, Albert, kanina ka pa. Ang kulit mong bata ka. Sinabi na nga sa'yo, hindi mo nga kaya yan. Ay, nakuta. Ay! Stress ako eh. Ayaw maniwala ng RRQ Hoshi. Pinagsasabihan na eh. Sasabihan na namin kayo, Pilipino kami. Kilala namin yan. Oh, si Albert. Ay, buhay. Kanyan pa namin. Ay, naku po, Albert. Ano yung retry mo? Omega na naman ang lalamang! Hindi ata nila alam na maraming retrigat sa Pinas. Oo, oh, si Skylar, pre, kung ano-ano yung pinagbabaril dun! Nako po, RRQ Hoshi. Nagbigay na kami ng babala, pero mukhang hindi nyo ata kinakatuwa. RRQ Hoshi ngayon, kailangan dumipensa doon sa Lord. This is not a Luminous Lord, pero ang laki ng impact na to. Dahil nga, si Chakno, ang ganda ng pwestuhan dito, medyo advanced siya, na pag may tumawid dyan, pwede niya agad set upan. Mm-hmm. Ngayon, si Chakno, ang nagiging, sabihin na natin, i-base natin sa game number 1, si Chakno yung bin ng game number 1. Kumbaga, natatakot sila lahat kasi baka matalunan sila. Oo, kung anina, hook yung kay Vin,
Ngayon naman, yung lundag, eh, Sakuragi yan, mataas tumalon si ano eh. Oo. Si Sakuragi eh. Kaya pala nagpapula ng buhok. Kaya nagpapula ng buhok at andito na sila Kelra sa may gitna. Tinutumba na yung mga toke. Tingnan mo yung mga toke natin, oh, pwede pa pang playoffs. Oo, oh, save nyo na, save nyo na. Pa, save nyo yan. Pang-playoffs. Guys, save nyo yan, pang-playoffs, okay? Good. Yeah, oh, bigay good mo job. Na, bigay mo na mga si Renjo. Mga tao sa production, pakidalaan ng game, ng ano, playoffs. Hanggang grand finals. Oo nga, pwede na nga talagang isave. Kaso nga lang ngayon, RRQ Hoshi will try and defend. Successful naman sila sa ginawa na yon. They will get Renjo. Ay, ang kulit talaga ni Albert! Wala kang mapapatay dyan, pre! Naku! Gumugusto na naman si alam mo, Albert. Alam mo, Albert, ang trabaho mo ngayon, tignan kung paano manalo yung Omega sa mataas na pwesto. Ikaw yung may oportunidad na dumundag-lundag yan sa mga paligid na yan, sa mga gilid-gilid ng base na yan. Oo. Kaso kala niya malakas siya. Kala niya lang pala. Kala niya lang. Hindi, malakas naman siya. Kaso mas malakas tayo. Ay, hindi. Ah, pwede. Pwede. Wala eh, RRQ Hoshi, pinagbigyan lang game 1 eh. Si R7 naman, kala mo talaga ito, haharap pa. Pepuesto pa sila, pero yung Omega ngayon, naka-patiently waiting lang din doon sa ginagawa ng RRQ Hoshi. Parang ganun nga yung nangyayari, no? Parang nag-switch nga sila ng posisyon kung anina yung RRQ Hoshi. Si Chakno! Stretching. Nice secure, ha, by the way, from Albert. Woo! Galing mo, Albert! Galing mo, may nagawa kang tama ngayon laro. Daming... 11 minutes na! 11 minutes! Ngayon walang may ginawan tama! Lupit mo, Bert! Kawawa naman si Albert dito. Mukhang siya ata ang bunot for today's video. Hindi, siya yung mapupuruhan ngayon. Mapupuruhan na dahil nga nangigigil na ang side ng Omega. 20 seconds bago mag-spawn ang ating Lord. Based on the items, si Kelra talaga dito may wind of nature na. So, kaya niya talagang outmaneuver dito yung mga members ng RRQ Hoshi when it comes to those physical damage na kaya nilang i-deal. Pero ngayon, frontline si Chakno, gusto niya mag-create ng space. Sisecure niya yung possession dahil nga merong Lord na luminous na na pwede nilang kunin kagad-agad. Pero hindi malabong kumontest ang RRQ Hoshi dito. Mm-hmm. At ito mo si Alberto, tatatalo na naman siya. Sige, tarun ka lang! Oh, di ba? Paikot-ikot ka, parang ka nasa roller coaster, ha? Si R7! R7, ang bilis mo eh! Ang bilis mo eh! Naku! Kelra gets the kill! Pero naipin si Kelra, ang daming yan! Oh! Ay, alam mo! Sayang! Bawi tayo! Pero ngayon, si Bino mukhang sosobran naman. Kaso nga lang, mukhang mapapa-atras siya. RRQ Hoshi doon, makakuha ng trade. Kelra palit ni R7. Ano na sana? Babanat na sana tayo eh. Isa pa. Ito, talinchak mo. Si Clay! Sayang. Nice try. Abang ulit. Yun na naman ah. Kailangan. Kaya nga nag-cooldown yung skill eh. Oo nga. Paano mo nga ba naman ano eh? Kaya nga binigay yung mga skills na may cooldown para gamitin mo nang paulit-ulit eh. Oh, si Albert! Kamuntikan na naman si Albert. Kamuntikan ka na naman, Bert! Bert! Ako po, may bouncing ball. Hindi ka ata makakatalon. Pero ngayon, aabutan siya. Rising dito, nakapwesto sa baybatang gitna. R7 dito. Mapapalikulang din. Lord is still up. And kompleto ang mga miyembro ng dalawang kuponan. RRQ Hoshi, nag-aantay lang din. Cecilion ang kanilang mid laner. So possibly, sila yung mas lamang dito sa late game when it comes to that dose damage. Kung hindi pa ba tatapos ng Omega. Seriously speaking, ha, kailangan nila bantayan kung nasan si Albert ngayon. Ayaw nilang mahuli yan. At nakuha na natin yung Lord! Albert, katitig yung buhay! Si Bin, uwi ka muna! Uwi muna, Bin, si Albert! Ako po! Uwi ka din muna! Ingat kayo, RRQ Hoshi! Makukuha na ng Lord! Mapapabagsak pa si Bin! So ngayon, yung Luminous Lord gagamitin na. And yung sinabi mo kanina, Butters, na yung Torre pwede pa pang-playoffs at finals, andyan pa! Well, actually, yung bottom lane nabawasan ng onte, so pwedeng paayos muna natin. Mga 5K lang naman matagal yan. Matagal pa naman eh. 5K naman yan. Uh-oh. May break naman bukas. Kami na bahala dyan, guys. Ako na mag-aabo, no? Papaayos na lang muna namin yung Torre. Pero yung top tsaka yung bot, ay yung lead. Walang bawas. Walang bawas. Uh-oh. Parang hindi man lang nagasgasan. Yung RRQ dito, hindi man lang makatirada dito sa may bandang taas at gitna. Kaya ngayon, yung Lord, itatry depensahan ng advance ni Albert. Pepwestohan niya na kagad-agad, pero may minions dito sa mid lane. So si Clay may iwan, or 7, pwedeng bigyan. Makakuha nga ba na stock? There is Chakno with a jump. Kaso nga lang, hindi ata makakalipad dito si Kelra. Hindi niya makukuha lahat ng weakness from R7, pero basag
ang Torres sa may bandang itaas. So kalugian na kaagad to. Ganito yung ginawa ng RRQ kanina sa Omega, binabalik lang. Oo nga eh, sabi nga nila, marunong magbalik dito ang side ng Omega. Kala nyo kalyalili lang? Hindi. Marunong din magbalik. Marunong magbalik ang Omega. Ayun. Ayun o, di ba nagpiplicker na sila na mag-isa? May sarili na silang kalaban. Nako naman, ba't ka nagpiplicker sa base mo? Masyado ka namang kabado. O, yung mga nagko-comment dyan agad ah, yung mga sinasabi na ano, yung Omega daw ah. O, anong asa na kayo ngayon? Wala, nagpainit nga lang. Ang titigas ng ulo eh. Kita mo si Albert oh. Sabi niya, dito na lang ako, hindi ko kaya yung Omega. Si Chaco sa may Badaghetti, Skylar with a flicker. Kaso nga lang yung Real World Ventilation, may iwasan ng RRQ Hoshi. But there goes Ben. Mawawala siya na parang bula, pero babawi yata ang RRQ Hoshi. Pa-follow up dito, kaso nga lang yung Omega, papalag lang din. Babagsak dito si R7, naging R6 na lang siya. Tama na lang pa! Chakto Rocky! Tatapusin na lang Omega, pero... Chakto! Chakto with the play! Oh my goodness! Albert goes down! Clay, mag-isa ka na lang! Anong gagawin mo ngayon, Clay? Clay, ano yan? Ay, naku po! Lista mo na! 1-1 ang score natin ngayon. Barangay Omega ay makakabawi sa pagkakataong ito at kitang-kita natin sa mga fans dito sa studio kung gaano sila kasaya. Ibang klase. Pinagbigyan lang kayo. One game lang. Tuwa naman kayo lahat. Okay na ako. Mukhang kota na ako sa ano ko. Oh, yeah.